Hello guys, welcome back sa akin channel. Nakita mo na ba ito sa market pero hindi mo alam kung paano ito lutuin? Today, gagawa tayo ng soup gamit ang tofu skin at ang isang nuts na ang tawag ay ginkgo nuts. So, ganito po yung ang klase ng soup na ito. Pwede mo siyang iserve ng malamig, pwede rin po siya ng warm. Isa itong Chinese dessert. At meron din siyang mga health benefits sa katawan. So, ito na yung mga ingredients niya. Ginkgo nuts. Maximum ng 15 pieces lang siya. Then, isang itlog. Isang litrong tubig. Rock sugar. Then, half pack na yuba or yung tofu skin. Then, maglalagay din tayo ng maliliit na sabi. Ang una po natin gagawin ay i-crack yung pinaka ginkgo nuts. Yung pinaka shell niya is matigas, so kailangan tanggalin natin. And then, ibababad natin yung pinaka laman niya sa tubig ng 20 minutes. After 20 minutes, malambot na yung skin niya, so tatanggalin natin yung skin. And then, bibiyakin natin yan. Meron siyang parang embryo sa loob. Yun ay mapait guys, so dapat ay tatanggalin natin. Hindi pwedeng ditanggalin kasi pag pinakuluan mo siya doon sa soup, papait yung ating soup. Then magpakulo tayo ng tubig. Pwede na rin nating isabay dito ng palambot yung pinaka-ginkgo natin. So ayan guys, nilagay ko na yung ginkgo nuts. Then, after siya na mag-boil o kumulo, maybe after 7 minutes, then susunod na nating ilagay yung ating yuba o yung ating tofu skin. O yan, kumukulo na siya. So, pwede na nating ilagay yung ating tofu sheet. Pwede nyo siyang durugin muna guys bago nyo ilagay. And then, 10 minutes natin siyang papakuluan hanggang yung ating tofu sheet o yung yuba ay lumambot at madurog. So, ito na siya after 10 minutes or more than 10 minutes. Ganyan na yung magiging itsura niya. Pag nakita nyo na durog na talaga yung ating tofu or almost dissolved na siya, pwede tayo maglagay ng asukal. Pwede rin naman na granulated sugar or yung rock sugar na ginamit ko. Then, pwede na rin natin i-add yung ating sago. Then, i-check natin time to time kasi pwedeng manikit yung sago sa ilalim ng kaserola. Mag-add din tayo ng konting dinurog na tofu skin. Ito yung magbibigay ng texture sa ating soup. Then, after 5 minutes, after na lumambot na yung ating dinagdag na tofu skin, pwede na nating ilagay yung ating beaten egg. Haluin lang natin ng tinidor para hindi mamuo yung itlog. Reminders also about ginkgo nuts. Consume only 3 pieces of ginkgo nuts per serving.